Magandang gabi, Pilipinas! Ako po si Jel Miranda at ito ang Profiles, The Gawad Filipino Exclusive. Magandang gabi sa iyo, Jel. Good evening, Arma. Good evening. Magandang gabi po sa lahat ng mga nakatutok sa EuroTV Philippines. Samahan niyo po kaming kilalanin at bigyan ng mukha ang mga personalidad na nagbigay ng makabuluhang ambag at kontribusyon mula sa kani-kanilang mga larangan. Mga individual na inilalaan ang kanilang buhay sa pagtulong sa kapwa Pilipino. At mamaya po makikita natin at makikilala natin ang ating espesyal na panauhin sa pagbabalik po yan ng Profiles, The Gawad Filipino Exclusive. I started working at the age of 10 bilang basurero. Instead, nakaawaan ko ang sarili ko. Di pinagbuti ko sarili ko. Matter of mindset. At hanggang sa makagraduate ako, ganun lang yun. Pagpapalaga sa pag-aaral. You have that attitude in your mind, you will know value. I felt so blessed. Sabi ko, why not? Go to public service. In fact, naku, China naman ako. Ah, wala yan. Artista lang yan. Pa-cute lang yan. Akalay mo, kasalanan na maging cute. Bumalik naman ako ng eskwela. Awa naman ng Diyos, ako'y nakapagtapos. Keep on trying. Wala namang mawawala sa atin. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Wala nang imposible. Ako kayo, hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Tayo si Isko. Ngayon na po dito sa ating programang Profiles, meron tayong espesyal na panauhin at ating kikilalanin ang kanyang istorya. Pakinggan natin ang kanyang buhay, kung paano nga ba siya naging lingkod bayan. Walang iba, makakasama po natin, former USEC of DSWD, Council for the Welfare of Children, walang iba, Ms. Mitch Cahayon Uy. Magandang gabi sa iyo, ma'am. Good evening, ma'am Mitch Cahayon. Good evening sa inyo, Arma, Ms. Arma and Ms. Jel. Good evening ma'am. Maraming salamat sa pagpunta rito. Correct. Sa studio. We're honored, ala. It's kasama ka namin. Yes, it's my privilege to be here. Matagal ko na nakapanood to. Di correct. At saka matagal na tayo nag-uusap na kailangan mo ng mag-guest. Oo nga po. Tapos ngayon lang ako napunta dito. Siguro ito na yung tamang pagkakataon, ma'am, di ba? Thank you po. Thank you for the invitation. Alright, ma'am. Siguro para din sa kaalaman ng lahat, syempre, bago ka napunta sa paglilingkod bayan, kwentuhan mo muna kami ng konti, di ba? Kasi sa ganda mong yan, imagine, dalawang dekada ka nang nasa serbisyo publiko. Yes. Pero paano ka ba talaga napunta dito? When I started 2000, I was crowned as Mutya ng Caloocan 2000. Was crowned Miss Mutya ng Caloocan 2000. Oh. Tapos, hindi pa ako sumabak kaagad noon sa politika. I had my... Kasi nung nag-estudyante ako, talagang tutok muna sa studies, pag-aaral. Yes. Queen's Lister ako noon. Mm-hmm. Tapos sabi ko sa sarili ko, parang it's time to prove naman yung kung ano yung beauty na binigay sa akin ni Lord. So mm-hmm, puro mm-hmm. beauty contest din naman ako noon. Tapos rumaan pa rin ako as a ramp model. Mga kasabayan ko si Tweety De Leon mm-hmm. sa mga fashion show. Sila, basta yung mga time na yon nakakasama ko sila. Tapos noon, yun, 2004 when I entered politics, I first try ko to run for councilor, nag-number one kaagad ako. And that gave me an edge para tumakbo na kaagad as congresswoman. Okay, imagine 2004 and I'm sure you're very young during that like, time. Very young. Diba? What made you decide na pasukin ng politika? Dahil syempre, diba, you were using your voice and your platform as mm-hmm. a beauty queen and at the same yes. time ramp model. Uh-huh. Parang ibang industry, bakit ka tumawid sa pagpupolitika? I was being exposed kasi sa mga programs noon. It was Mayor Malonzo then who was the mayor. So sabi ko, this is the world of politics pala. And being an idealistic person, sabi ko as a youth, parang ang dami mong ginugusto, ang dami mong pinapangarap para sa lungsod ng Caloocan. So parang that pushed me mm-hmm. to run for public service mm-hmm. or a public post. So anong pakiramdam, Ms. Mitch, na sa unang try mo pa lamang number one councilor agad? Sabi ko, siguro talaga naghahanap ng bata. Kasi ang mga kalaban ko noon,
sobrang matatagal na rin sa politika. That's why they told me na parang I was tagged as fighting the giants, di ba? Parang ganun. Kasi lumalaban ako lagi sa mga may matatagal na at may mga pangalan ng politiko. Pero hindi ka ba nagkaroon ng alinlangan na sumabak agad sa politika? Kasi doon noon, I was so determined. Yes, sabi ko, I will be the so voice. So fighter ka talaga? Opo. I will, that's why even my tagline before, ganun pa rin ang tagline ko ngayon. Kasi, what was your tagline? Boses ng kababaihan, sigaw ng kabataan. So talagang yun yung ever since I started my political career, yun talaga yung ano ko. Yun lang naman ang binuano ko. Kasi parang noong time na tumakbo ko as counselor, dalawa lang din naman kaming babae. Mm-hmm. Puro lalaki. Kaya ang ganda rin ng time, ng opportunity in that time. So after noon, nung nag-number one na ako, sabi ko siguro talagang minamahal ako ng mga taga-distrito dos ng Caloocan. Kaya tinuloy ko na siya sa Congress. And thank God, kasi siguro God had placed me talaga sa position. Kaya naging congresswoman naman ako. So nakatutorm ako noong time na yun. Pag-usapan natin, Ma'am Jel, yung kanyang mga policy na isinulong sa Congress. Kasi sabi niya kanina, boses ng kababaihan at ng kabataan. Correct. But most of your bills passed in the Congress ay talagang nagbigay po ng parang pabor at pagpapahalaga sa mga kabataan. Okay. Mostly sa mga bata talaga, for the welfare of the kids. Yes. So ano-ano yung mga bills na yan? Ang nadikit sa akin itong anti-bullying law. Kasi I was the principal author of this law. Yun nga lang, hindi ko siya na-promote as mine talaga kasi medyo natalo na ako noong na-approve ni Pinoy. He was the president that time. Pero ang anti-bullying law, ito yung napaka, sabi nga nung mga staff ko before, very timely, kaya ang bilis na ipapasa. Okay. Kasi that time, talagang maraming mga nakakatanggap na reports, biro mo, bullying siya, pero malakas ang loob ng mga batang mag-report sa mga schools. So, that time, talagang kinailangan natin ng batas para protektahan yung mga bata sa school. Mm-hmm. Kaya ang bilis na naipasa nito, so ito yung isa sa principal author ako, which is the anti-bullying law, na hanggang ngayon ay nai-implement, naggumawa ng mga policy sa mga schools para maprotektahan ang mga bata. So, napakaganda rin itong batas na to. Okay. Tapos, meron akong, sabi mo nga kung patungkol sa mga bata, yung 5-in-1 vaccine, dati kasi yan 3-in-1 lang. Yes, yes, so, yun yung sa mga health centers. Opo. Okay. So, ang natuwa naman ako na naipasa rin ito, principal author din ng inyong lingkod, natuwa ako kasi dati may bayad yan sa mga pribado lang yan. Mm-hmm. Pero binigay ito na libre sa mga health centers. Tapos yun nga, yung juvenile justice system, which is ito yung medyo ito na lang ni-revive at naging controversial kasi ito yung minimum age of criminal liability. Pero ngayon, criminal responsibility. So, dito naman pinoprotektahan natin talaga ang mga bata. We treat children as victims, not a criminal. Okay. So, Ma'am Mitch, medyo curious lang din ako dahil imagine sa loob ng 20 years, talagang pinagtuunan mo ng pansin yung kapakanan ng kababaihan, ng kabataan. So, siguro mag-backstory tayo, bakit doon ka nakatutok? Meron ba tayong pinaghuhugutan ng karanasan, parang ganun? Bakit kailangan natin bigyan ng pansin ng mga kabataan? Kasi para sa akin, I'm parang mas lalo kong na-emphasize na ang kahalagahan ng mga bata. You know what? Jel, Arma, ito sasabihin ko talaga na in public na parang masyadong marginalized. If there is a sector na treated as most marginalized, it's the children. Mm-hmm. Yung mga bata. Kasi kung tutuusin, sa totoo lang ang mga bata, kasi siguro yun ang naisip ko. Ngayon nga na galing ako sa Council for the Welfare of Children,
So parang from legislation, 'di ba? Tapos napunta ako sa executive branch na kung saan nakita ko lalo na magnify sa pag-iisip ko, sa mata ko, yung kakulangan ng attention sa mga bata. It's just because kagaya noon, maraming pagkakataon na ang mga bata ay nabubuli. Tapos ngayon, yung mga bata ay nangangailangan ng attention ng mga magulang. At ngayon nga ang pandemya, sa totoo lang, ang mga nanay pa, mga minsan ha, ang mga tao pa sa pamilya ang nag-i-expose sa mga bata sa mga digital, ano, alam mo yun, cyber sex. Yes. Oo. So, kung meron mang pinaka-neglected, marginalized na sector, yun yung mga bata. Yung mga kasi, bata oo, talaga. Oo. So, kaya dun ko na-feel. Actually, wala naman akong background talaga na para mapaghugutan ko. It's just that my observation, being from masa, at ito yung nakikita ko. Kasi pag dumating ang mga ulang galing sa trabaho, mainit ang ulo, ang punching bag, mga bata. Diba? Tapos ngayon, pagka wala kang pera, walang pera mga gulang, walang naibibig na pagkakakitaan, ang ini-exploit ang mga bata. Diba? Parang napakakawawa. And noong time natin, ha? Noong time natin, mas bata ang edad. Sorry ha, hindi ko alam kung ka-edad ko kayo. Pero magkaka-edad lang. Hindi. Kasi noong time natin, ang sasabihin, parang binibenta ang mga babae, lalo na mga babae, mga magja-Japan, di ba? Mas bata, mas sariwa yan. Parang pinagbebenta, parang it's a commodity, it's a product na ibebenta mo. Bata. Kasi nung time ko na yon talagang bakit hindi ka nila mag-Japan? Yung mga galing ka saan, di ba? Yung mga ganyan. Correct, oo. Yung mga ganon. So, kasi parang, nga maganda, beauty queen, di ba? Oo, yung mga ganyan. So may mga ganon. Sabi ko, ang mga bata talagang tinatrato sila na parang pwede silang ibenta, pwede silang kumuha. Parang alam mo yun, pinag-aalukan mo. So parang yun yung pinanggalingan ko na dapat nabibigyan ng attention ang mga bata. They are always a victim. Napakaganda nga naman ano, Miss Jel. Oo. Alam mo, very interesting itong topic na to, Arma. Ha? At syempre, ako as a mom, di ba, parang ang iniisip ko talaga, yung magiging kapakanan din ng anak ko. At syempre, marami tayo dito na mga kabataan, alam natin, looking forward tayo na sila yung magtataguyod sa atin in the near future. Sila talaga yung masasabi nating pag-asa ng ating ng bayan. Sabi nga kanina ni Ms. Mitch, no, from legislative to executive, no? Mamaya pag-uusapan natin yung mga issue ng kabataan na binigyang pansin po ng dating USEC, ng Council for the Welfare of Children, or the Children's Welfare. Welfare Council of for the welfare of the children. Okay. Pag-uusapan po natin ang mga issue na yan, paano niya po ito tinutukan nung siya po ay undersecretary ng DSWD. Sa pagbabalik po ng The Profiles. Si Mark tahimik lang, pero sumisigaw ang gawa para tayo'y guminhawa. Si Mark, masipag yan. Natatapos ang proyekto kahit naka-lockdown tayo. Kesa tumada, dinadaan sa gawa. Kesa pangako, tumutupad ng pangarap. Kesa mag-ingay, mapagkumbaba si Mark. Mark Villar po, salamat sa lahat ng nakasama kong nagtrabaho patungo sa magandang kinabukasan. Mark Villar, hindi masalita, sumisigaw ang gawa. I started working at the age of 10 bilang basurero. Instead, nakaawaan ko ang sarili ko. Di pinagbuti ko sarili ko. Matter of mindset. At hanggang sa makagraduate ako, ganun lang yun. Kapapalaga sa pag-aaral. You have that attitude in your mind, you will know value. I felt so blessed. Sabi ko, why not go to public service? In fact, nakutya na naman ako. Ah, wala yan. Artista lang yan. Pakit lang yan. Akalain mo, kasalanan na maging cute. Bumalik naman ako ng eskwelan. Awa naman ng Diyos, ako'y nakapagtapos. Keep on trying. Wala namang mawawala sa atin. So, kung nangyari sa akin,
pwede rin mangyari sa inyo. Wala nang imposible. Ako kayo, hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Tayo si Isko! You are watching Profiles, the Gawad Filipino Exclusive. At kasama pa rin po natin ngayon si dating USEC ng CWC-DSWD, Mitch Cahayon Uy. Ma'am Mitch, marami pong mga problema, no, ang mga bata, no, na kailangan nating i-address. Nung umupo ka po noong 2017 sa CWC, ano po yung mga tinutukan mo talaga? Ano yung nadatnan mo na sa palagay mo, ito ay dapat bigyan natin ng pansin? Napakagandang tanong yan kasi nagkaroon na tayo ng talagang interest dyan. Ang unang-una yung cyber sex na yung kaya nga tapos yun yung talagang pinush natin. Noon din nakaupo ako itong OSAEC na tawag namin online sexual abuse sa mga bata ay pinush din namin. Sige namin talagang kahit sa legislation ay inaano namin, kasama namin ang UNICEF na talagang we are against this sexual abuse. Mm-hmm. Okay. So talagang sinunod-sunod namin at nangampanya rin kami, mm-hmm, para maiwasan. Kasi sa totoo lang, kahit nitong pandemya, nitong pumasok na ang pandemya na halos ang mga bata ay nasa computer na. Bahay. Mas lumala ba, ma'am? Mas lumala, mm-hmm, siya. So ito yung mga tinutukan natin dahil nga kawawa pa rin talaga, mm-hmm, mga bata. Alam mo, sa totoo lang, reports na ang mga bata nagkakaroon ng parang para sa kanila nagiging normal. Yes. Ang mga ganitong kasi pinopromote ng nanay, mm-hmm, tapos sasabihin ng nanay ay wala namang nawawala sa iyo, anak. Kawakan. Mm-hmm. Nakikita lang nila. Mm-hmm. So parang nagkakapera pa tayo. So parang bagay. Kaya ang tinutukan natin, kumbaga parang iaangkla-angkla ko na, ha. Kumbaga parang meron kami NGO, talagang parenting din. Sinasabi namin at sa mga bata muna na mali ito. Kapag ang tinuro namin sa mga bata ay kapag yung touch with care or yung touch na merong Alicia, yung ganyan. So, tinuro ng bata yun. Tapos, tinuturin din namin sa mga bata na pwede niyong isuong, okay, basta ganito. Hindi yan normal. Yun yung sinasabi na normal ito. So, tapos ngayon nga, na pandemya, yun, nag-focus din kami sa mental health ng mga bata. Dahil nga, una na, kaguluhan sa mga nangyayari, parang ang mga bata ay gulo na, natural ba to, mga nakakulong ako sa aming bahay, hanggang kailan ba matatapos. So parang mental torture talaga yung nangyayari sa kanila. So nag-conduct ang CWC mga seminar online na parang pwede namin i-promote ang play kahit sa loob ng bahay. So ito yung mga ginawa namin para ang mental health ng mga bata ay, kasi sa totoo lang, nakakawing suicidal mga kids. Daming mga tumatawag sa hotline, sa helpline, na humihingi para maibsan yung kanilang mga nararamdaman. So, parang very challenging, no, sa panahon ng pandemya, makakatanggap ka ng mga tawag na ganyan. So paano nyo talaga hinandle yung mga ganong sitwasyon? Mayroon kaming referral system kung kinakailangan may punta ang or ang DSWD. Talagang dadayuhin. Pupuntahan naman, okay, po talaga. Uh-oh. So ito yung hotline namin. Meron ka, nakipag-ugnay bantaybata.com. Tapos kami, ang Council for the Welfare of Children ay ang repository ng data. Kaya kami, sa amin kumukulit ang mga iba't ibang ahensya. Mm-hmm. So yan, itong LCP Galaw is Local Council for the Protection of Children. Ayan, Bantay Bata na talagang promote na for help, yung helpline sa ating bata. So, Ma'am Mitch, di ba, parang
sa loob ng maraming taon, hindi biro yung pagtaas ng kaso ng mga inaabusong kabataan. And then, with this bill o batas na isinulong ninyo, iba't ibang estratehiya, katuwang din ng mga public or private sector, para makamit natin talaga yung hustisya, ika nga, at yung pagtulong na nararapat na ayon para sa mga kabataan. Sa panahon ngayon, masasabi ba natin na kahit papaano ay bumaba na rin yung kaso ng mga inabusong kabataan? Sadly talaga, medyo mataas pa din. So, lalo na huli, dahil nga nakawala na. Kasi sa totoo lang, sadly nagkawa. WC counts ang theft na ang perpetrator ay nasa bahay minsan tatay nila, kapatid nila, basta anyone, lalo na nakulong ang mga bata, wala silang ibang mapuntahan. Yung iniisip natin na ang parang comfort place ng bata ay bahay, noong 2015 na study, hindi kabaligtaran pala. Ang perpetrators na ay, kaya parang nakakalungkot na itong pandemyang ito dahil nakakulong at so, natanggap namin datos, medyo mataas. Wala pang, kumbaga parang nare-respond, nakakatawag sa atin, yes, pero hindi naman talaga. Kasi lalo na nung nawalan ng trabaho, yung magulang. Correct. Mm-hmm. Alam mo, Ma'am Mitch, no? Parang, di ba nga, ikaw ay gumawa ng batas, legislative. Siguro pagdating dito sa executive department, when you were the national director, siguro mas nagkaroon ng pangil ngayon yung batas mo, no, na ginawa. Mm-hmm. Paano nyo po ina-address? Halimbawa, may tumawag sa inyo, di ba? Ang sabi mo kanina, nasa loob mismo ng bahay ang perpetrator, no? Paano yun? Paano nyo sila... Oo. Paano yung proseso niyan? Yun nga, sa panahon na gagampanan lang ang kanilang role bilang magulang, alam, sana ay pagbubukas din ng lahat na ang katuwang nila. Kasi may karapatan ng state para kukupin ang bata, lalo na hindi na-perform ng mabuti ang magulang. So, ang ginagawa namin, kuha talaga namin yung mga bata. Ng DSWD, ha? Kinukuha talaga ng may karapatan. May, kumbaga, ang DSWD, part of their role, their job, itong pagkuha. Siguro man para sa kaalam ng lahat, hanggang kailan nasa pangangalaga ng DSWD, just in case isang bata na kinukup ninyo, di ba? So, gaano katagal sila mamamalagi doon? Hindi, actually, ang to be honest, wala rin naman kapasidad ng ganong katagal. SWD, yes. Because of the facility, the available. Kaya ang pinaka the best talaga na nakuha is nakikulang, pero dapat ang study, kinikisi, ini-evaluate kung talaga may capability na or pwede na silang balik mo. So may validation and assurance tayo ganyan, na maaasahan talaga yung mga magulang na alagaan na yung kanila mga anak. May mga assessment na nagagawa na kasi nga kapag ka hindi pa kaya, halimbawa, lasinggero si tatay, drug addict, yun, kapag ka hindi talaga nasa custody. What about Kong Beach, yung tulong ng private sector or ng mga private foundation, meron. Paano sila nakakatulong? Meron. Kasi kagaya noon. Especially yung bantay bata, di ba? Talagang pinursigi mo yan na CWC working hand in hand. No? Speaking of bantay bata, alam ko dahil yan, meron silang facility. Parang natira. Kanya nakakalungkot kasi yung mga privado, mas may pondo sila kasi yung pamahalaan gobyerno, sa kulang. I'll be honest. Kasi, kaya nga, minsan, isa pa pala sa yun, kaya namin sinigaw, huwag nang baguhin ng said, ay talagang implement na lang yung batas, yung nakasaad doon. Kasi nga, bakit implement na? Kasi hindi. Kaya dito rin na
talaga sinasabi na bago tayo magpasa ng mga batas, implement muna natin ang mga batas ng mga maayos para naman hindi yung may panibagong batas. Tapos ito, neglect yung itong batas na to, wala nang saysay because of lack of implementation. Yes, ma'am. Kasi ma'am Mitch, di ba, ito, mainit na naging usapin din dahil sa paglipas ng panahon, ang mga kabataan nagiging advanced din talaga ang pag-iisip niyan, di ba? Nakikitaan natin yung ilang kabataan na nasasangkot sa iba't ibang krimen o kaso, di ba? Na wala pa sa masasabi nating hustong edad. So, paano natin nabibigay ng hustisya yung mga ganung pagkakataon? May mga Juvenile Justice Welfare Council ay kapareho rin namin na council na tumututok naman dito sa mga bagay na to na kung saan ang mga bata ay hindi dapat tinatratong kriminal. Maaari silang ilagay sa pasilidad pero wag naman isama dun sa mga hardened criminals. Kaya nga may tinatawag tayong bahay pag-asa na kung saan nandoon sa kustodiya nila yung mga bata na hindi talaga sinasadya na makagawa ng mga krimen. Pero sa totoo lang, biktima pa rin kasi sila. Biktima pa rin sila. Sa kahit anong angulo mo, ang mga bata kasi ay biktima pa rin talaga. So, kahit na dito sa mga bagay na ito, dapat nilalagay sila sa para mahubog pa rin yung kanilang at maibigay natin tamang perception, pag-iisip. Kasi pagka kumuha ng krimen, ibig sabihin, may background yan, pabaya ba yung mga sorry for me. Pero kasi, masyadong madali para sa kanila yung aktividad. Like, parang ano ma'am Jel, no? Parang itong mga batang to, halimbawa, sila'y biktima, no? Mm-hmm. Dadalin sa mga bahay pag-asa, merong transformation yes. para sakaling nasa tamang edad na sila, mas maayos ang paglabas nila roon. No? Mm-hmm. Kasi doon sa isama mo sila, sa talagang kulungan, lalo sila criminal. Lalo pa mapapasama, di ba? Correct. That's the word eh. Parang imbis na sila ay mapabuti. Ma-transform, yes. Pag sinama sa mga kapwa, you know, criminal, magiging ganun na rin ang kahihinat na ng mga batang to. Dapat kasi, alam mo, di ba, sa tayo, re-recite natin. Children, di ba? Anim, di ba? Dapat na lang sila na place na environment pag lumalaya sila. Tapos, isang environment na ang mga activities ay medyo hindi mo gugustuhin. Correct. Ayan ma'am, at mainit, painit ng painit yung ating talakayan, Arma and ma'am Mitch. Kaya naman po dun sa ating mga taga-subaybay, ulitin po natin, manatili kayong nakatutok at once again, in-invite po namin kayong sundan ang ating official social media accounts, ang ating Facebook account, Your TV Philippines and Your TV News. At magbabalik pa rin po ang ating programang Profiles. Kasama pa rin po natin, ma'am Mitch, kahayon uy at marami pa tayong tatalakayin ang kanya mga programa plataforma once na makabalik at ang pagbabalik niya sa Kongreso. Ayan po ating tatalakayin mga kaibigan, manatili kayo nakatutok, magbabalik pa rin po ang Profiles, the Gawad Filipino exclusive. I started working at the age of 10 bilang basurero. Instead, nakaawaan ko ang sarili ko. Di pinagbuti ko sarili ko. Matter of mindset. At hanggang sa makagraduate ako, isa ka ba? Ganun lang yun. Pagpapahalaga sa pag-aaral. If you have that attitude in your mind, you will know value. I felt so blessed. Sabi ko, why not? Go to public service. In fact, nakutyan na naman ako. Wala yan. Artista lang yan. Pakit lang yan. Akalain mo, kasalanan na maging cute. Bumalik naman ako ng eskwela. Awa naman ng Diyos, ako'y nakapagtapos. Keep on trying. Wala namang mawawala sa atin. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Wala nang imposible. Ako kayo, hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Tayo si Isko. Si Mark, tahimik lang. Pero sumisigaw ang gawa
para tayo'y guminhawa. Si Mark, masipag yan. Natatapos ang proyekto kahit naka-lockdown tayo. Kesa tumada, tinadaan sa gawa. Kesa pangako, tumutupad ng pangarap. Kesa mag-ingay, mapagkumbaba si Mark. Mark Villar po, salamat sa lahat ng nakasama kong nagtrabaho patungo sa magandang kinabukasan. Mark Villar, hindi masalita, sumisigaw ang gawa. Nagbabalik po ang ating programang Profiles at the Gawad Filipino Exclusive. Kasama pa rin po natin, Ma'am Mitch Cahayon. Uy, ma'am, pagpatuloy natin yung ating talakayan, di ba? So, from Councilor and then a former DSWD, CWC Undersecretary. So, mahaba na yung iyong naging journey sa paglilingkod bayan. Almost 2 decades. Yes, 20 taon. Hindi biro ang maglingkod bayan ng halos 20 taon. Parang kalahating taon ng buhay mo. Grabe, parang nasa public service siya. Hindi siya nag-age, no? Oo. A beauty queen. Councilor, Congresswoman. At saka na panatili niya yung pagiging mukhang beauty queen. Ang hirap kaya noon. Luxe feeling beauty queen. Ma'am Jel, bago yes. tayo pumunta dyan sa pagbabalik kongreso ni Ma'am Mitch, anong sikreto niya? Oo, bakit ma'am. Hanggang ngayon ganyan pa rin kaganda? Ba't daw ang ganda-ganda mo, ma'am? Ang dami nagko-comment, ha? Talaga ba? Oo, diba? Pwede daw bang... Mga ano to, mga taga-district 2 ng Caloocan. Hindi, siguro kasi sa taba ko dati, after giving birth to 3 kids, ang taba ko, sasabi ko, dahil nagpalaygate na rin naman ako, talagang pinupust na ko na yung sarili ko na desidido na ako mag-diet. So, nag-diet talaga. Pero ako. Hindi ka ba na-stress, ma'am? Siyempre, ang hirap kaya na maging public servant. Kasing happy and relaxed, stress-free, ganon. Hindi, once you become a politician, parang it runs to your nerves na rin eh. So, parang hinahanap-hanap mo na rin. I've been in the government. Kaso, parang sabi ko, parang mas... Iba pa rin talaga pagka nasa elective position ka. So, yun yung hinahanap-hanap. Siguro kaya siya nag-desisyon na bumalik. No? Kasi yung recent position niya was appointed, di ba? Kaya gusto niya naman bumalik talaga sa kanyang distrito para maglingkod. Why? As I've said, kasi being in the Council for the Welfare of Children, you will only focus on the policy making. Wala siyang implementation. Wala siyang services. So sabi ko, ako pa naman, being young at heart, parang gusto mo yung mga aksyon na parang gusto mo talagang, wala ba tayong susuguring bata dyan? Susugurin eh. Susuguring nanay dyan para sabihan na alagaan yung mga anak nila. So, gagawa pa rin siya ng batas sa pagdating ng Congress. Yes. It's legislative. Yes. Batas ulit. Yes. Hindi, pero kasi meron kaming tinatawag na pagkakataon para ma-implement and magkaroon din, magkapagbigay din ng service. Okay, so syempre ang pandemya dumating sa atin yan, di ba? Parang lahat naman tayo naapektuhan. Pero ikaw, during the pandemic, hindi ka nag-stay ba sa bahay kumpara dun sa ibang mga kilala natin na parang, di ba, hinahanap nga nila eh. Sabi nga nila, paikutin nyo naman daw yung baso. Di ba, yung parang magparamdam naman kayo, yung mga nakaupo sa posisyon. Pero kayo, ma'am, kahit na anong mangyari, tuloy-tuloy yung ginagawa ninyong pag-assist doon sa ating mga kababayan. Opo eh, kasi parang sabi ko nga sa inyo, being young at heart, parang gusto ko ng mga aksyon. Kaya sa totoo lang, I seldom avail the work from home. Ah, talaga? Oo. Kahit na, kasi being the head of the council, syempre sila, skeletal workforce, yes. Diba? Mm-mm. So yung may pumapasok na MWF, tapos may pumapasok ng TTH. So you have to attend to all of those concerns. Mm-mm. Kasi being the head, ikaw yung ano. So parang gusto ko always outside the house. Kumbaga parang yun yung medyo nasanay na ako. Mm-mm. Kaya yun yung hinahanap-hanap. Gusto yun niya sa aksyon. Oo. Yung kahit pumupunta ako ng office, ganun. Pero ano yung mga inaasahan natin pagbabago once na nakaupo ka na sa Kongreso? Well, actually, to be honest, marami ko natutunan sa Council for the Welfare of Children. So kaya ginugusto ko na rin na bumalik muli
sa Congress kasi gusto ko na maging champion ng mga bata. Kasi nga, doon sa mga nakita kong mga kakulangan ng mga batas, baka pwedeng i-revisit kagaya ng anti-bullying law. Wala kasi yan, hindi na masyadong na-focus doon sa cyber-bullying kasi hindi pa ganun ka-magnify ang paggamit ng mga internet that time nung naipapasa yon. So ngayon, dahil nga nasa online na ang mga klase, yun yung isa sa gusto natin i-revisit. Yes. Kahit nabatas ko siya noon na ginawa, gusto kong ma-revisit siya. Mm-hmm. Tapos pangalawa, yun din paggawa ng mga batas, those realizations dito sa pandemic, mm-hmm. kagaya nga ng mental health, gusto nating i-focus yan. Tapos itong mga face-to-face, babalik na ang mm-hmm. mga bata. Diba? Pinagpaplanuhan na ng pamahalaan na magbalik sa face-to-face. Ang problema, hindi naman sa normal na set-up yes. ang ating ano. So baka mamaya kinakailangan niya na pagtuunan ng pansin, magkaroon ng batas para dyan. Kasi syempre, baka mamaya pagka hinuli mo ang bata, na walang mga hindi nag-a-abide sa protocols eh. Hindi mo naman siya pwedeng hulihin na basta-basta lang kung walang batas na naka-angkop dito. So baka mamaya ito yung mga batas na kailangan nating bigyan ng pansin na dahil because of the new normal. So ano-ano yung mga tulong na nagawa ninyo, ma'am? Dito nung actually sa district niya, no? Yes. Kasi talagang parang magbabalik siya doon eh. Oo. So lilingon, babalik, public service correct. Unit. Opo, okay. Opo. When you say, if you are meant to say na itong nakaraang pandemya, opo, natutuwa ako dahil si Senator Bongo ay talagang nakaagapay sa akin. Oo, opo, dito sa pagtulong kasi ni Senator Bongo na nagpapababa ng mga assistants, na nagbibigay ng mga work para dun sa mga displaced na workers. So, sabi ko, ay, dahil kino-course through niya sa akin yung pagbababa ng mga tulong na to, sabi ko, why not na gawin ito, total whatever happens sa kanya, senador pa rin naman siya. So parang kung ako yung magiging tulay niya para sa Caloocan, then I will be glad to extend it to our kadistrito. Napakaswerte ng district. Correct, di ba? Lilipat ka na ba? Oo. From Quezon City to Caloocan. Kasi di ba, parang yung opportunity na makatulong, di ba, sa tulong pa ni Senator Bongo through Kong Mitch, no? Mas lumakas. Correct. Mas mapalad ang nasa district to ngayon. Ito, ma'am, siguro, parang gusto ko na lang din hingan siya ng point of view. Siyempre, as a mom, 'di ba? Meron kang dalawang anak at tutukon tatlong anak, 'di ba? Parang tatlong anak. Parang di naman, ma'am. Parang di ka naman naghirap, ma'am. Anyway, so syempre mga kabataan, ang focus mo and you being a public servant, alam naming busy ka rin. So paano mo na ma-manage ang time mo? Actually, yun din yung tinatanong ko sa mga anak ko ay tinatanong ko rin sila kung am I a good mom to them? Kasi despite na the fact na I'm always outside, tapos, pero I make sure when I reach home, sila yung attention ko. Sa totoo lang, may times na ako pa nagpapaligo dun sa bunso ko. Talaga, ma'am? Ilan taon yung bunso nyo? Seven. Mm-hmm. Seven. Pinapaligo ako pa. Mm-hmm. No? Tapos, yun, pagka may mga homework sila, I let them feel na hindi nila kaagaw sa akin ang trabaho. I always let them feel na kung ano yung kailangan nila. Sa totoo lang, pag nasa bahay ako, talaga, wala kang maririnig na sinisigaw ng mga bata. Okay, kundi, pag nasa bahay ka ba, walang trabaho, ma'am? Ganun yung policy. May mga ganun policy, di ba? Pag nasa bahay ako, nanay ako, di ba, asawa ako, walang trabaho. Medyo guilty ako doon. Hindi pa din. Hindi pa rin. Kaya lang, ito lang ang isang napatunayan ko. Kapag may kausap ako, na at nag-interrupt yung anak ko, pasensya na sa kausap ko yung anak ko, yung anuin ko. Kasi doon yun yung ano ko. Kasi kahit kanina yan, ba, may kausap ako. Minsan niya, kahit dati si PGMA pa yung kausap ko. Basta ang anak ko, nag-interrupt. Mami, mami, kakausapin ko yung anak ko. Mom, excuse family lang. Family first talaga, okay, no? At the end of the day, yes, she's a policy maker.
legislator. Correct. Undersecretary, but at the end of the day, she's a mother. If there's one thing you have to show your, you walk your talk, it should be the children. Tama. Kasi, oo, you walk your talk. Kasi yung mga bata, sasabihin, kumakalinga ka sa ibang mga bata. Diba? Yun yung CWC Undersecretary. Oh. Ang gaganda ng mga policy. Tapos, paano sila? Yung mga anak niya? Baka mamaya tumatawag yun sa bantay bata. Ah. It's correct. It's very important to really walk the talk. Tama. Diba? Mm-hmm. Ang mahirap lang kasi mga teenagers na rin yung mga bata. Alam mo yung panahon pala ngayon, talagang struggle. Challenge din for me yung mag-ano ng mga teenager. Iba-iba yung mga disposition in life. Iba yung mga perception in life nila. Mm-hmm. Pero ako kasi medyo biblical ako magturo ng mga bata. Kasi they have to, parang huwag sa akin yung takot nila. Gusto ko ang takot nila sa Diyos. Para kung halimbawa nga, hindi ako yung ano nila, hindi sila sa akin matatakot. Ako administer, mag-a-administer lang ako sa kanila. Pero gusto ko ang takot nila sa Diyos, huwag sa akin. So, ayun, napakaganda ng sinabi mo, Kong Mitra. Parang nakaka-inspire talaga. Parang sa lahat ng aspeto ng buhay natin, kapag pinagpauna natin ng Panginoon, di ba? Walang kahit na ano magiging mali sa pagdadala natin ng ating buhay. Kaya pagka tinanong mo yung mga bata, who do you love most? Alam nila si God. Kasi hindi nila pwedeng ako yung mahalin. Kasi I will be gone. Pero sila, mabubuhay pa rin. Pero kung may kinakatakutan sila ang Panginoon, yun yung mas maano sila. Mas matatakot sila kaysa sa akin. Kaya hindi ko sila pinapalo. Kaya hindi ko sila, never ka namalo. Medyo may time pero pagka ano, may realization ako, sorry. Yes. May mga drama anthology kami. Oo, may mga drama. Kaya gusto ko rin minsan na ang parenting, ang invite niyo ako. Ha? Parenting. Ay, no naman. Problem. Parenting naman. Parenting naman kasi yun yung minsan na gusto kong i-share na you will treat them na parang yun nga, not just only kaibigan. Mm-mm. Kasi minsan pagkakaibigan ang treat mo sa kanila, baka mawala naman yung respect. Yes. Pero yun nga, as I said, gusto ko lahat ng mga tinuturo ko sa kanila, it is in accordance with the Bible. Oo, yan yung ano. That's the reason siguro Ma'am Jel, no, na she was very active or really active sa kanyang social media platform, especially sa YouTube, yung inyong Bata-Bata Sagot Kita. Yan, oo nga. Explain mo nga sa amin, Ma'am, yun, grabe, briefly lang, about dun sa Bata-Bata Sagot Kita. Yan. Actually kasi dapat sana for hotline yun na Sagot Kita. Okay. Kasi kailangan nila yan sa CWC. Unfortunately, dahil nga yung pondo namin, sorry. Okay lang yun, ma'am. Okay lang, narinig naman. Narinig naman ang kataas-taasan. Yung pondo namin, medyo nag-hi, hello, goodbye. medyo hindi na push through. Mm-hmm. Kaya gumawa na lang ako ng sarili ko na bata-bata, sagot kita, meaning yung mga questions nila, mostly sa rights of the children na ina-address naman namin. Yung mga tanong mo, sagot ko. Ito yung bata-bata, sagot kita. Ayun, ma'am. Alam mo, Ma'am Mitch, kulang yung araw natin para pag-usapan talaga kung gaano nga ba katagumpay ang iyong mga ginagawa, mga polisiya, mga programa at proyekto na inilulunsad mo para sa kapakanan ng lahat ng Pilipino, hindi lang kabataan. Diba, imagine kahit mga magulang talaga, pinagtutuunan natin ng pansin para naman mahubog yung kalinangan at buong katauhan ng bawat kabataan. At paano nga ba ang naging journey, tagumpay ni Ma'am Mitch Kahayon Uy sa paglilingkod bayan? At syempre, ito po ating programang Profiles, The Gawad Filipino Exclusive, ay kumikilala po sa mga bawat individual na napakalaki na naiambag sa lipunan sa iba't ibang larangan. Pero bago ang lahat ng yan, panoorin po muna natin to. Mitch Kahayon Uy, halos 2 dekada bilang number one councilor sa Caloocan City noong 2004. Nanilbihan bilang congresswoman mula 2007 hanggang 2013. Umabot sa 335 na panukalang batas ang kanyang isinulong, partikular ang mga batas at takda na may kinalaman sa kapakanan ng mga bata. Republic Act 10627 o Anti-Bullying Law, layon na maprotektahan ang mga bata laban sa karahasan.
RA-10152 o ang pagkakaroon ng libreng 5-in-1 vaccine sa mga health centers, RA-10606 o ang universal PhilHealth coverage, RA-10630 o ang pagpapatibay sa juvenile justice system para sa children in conflict with the law, at ang RA-9676 o ang paglalaan ng karagdagang pondo sa Caloocan City Science High School. Nitong nakaraang mga taon, sa kanyang panunungkulan bilang Undersecretary at Executive Director ng Council for the Welfare of Children, bit-bit ang prinsipyo, puso at tapat na serbisyo publiko. Pinalakas ni Mitch ang kakayahan ng batas na tugunan ang mga issue na may kinalaman sa kapakanan ng mga bata. Nitong kasagsagan ng pandemya, mas pinatibay niya ang proteksyon sa mga bata sa pakikipagtulungan niya sa Bantay Bata 163. Lubos na nakilala ang CWC mula sa kanyang pamamahala. Hindi nagpaawat si Mitch sa public service. Lumingon at binalikan ang kanyang mga kadistrito sa Caloocan. Tuloy at walang patid na tulong ang kanyang iniaalay sa mga kababayan. Sumasaludo ang EuroTV Philippines kay Mitch Cahayon Uy, Gawad Filipino, Outstanding Public Servant of the Year. Mitch Cahayon Uy, halos dalawang dekada, sa serbisyo. Makakasama po natin ngayon, of course, ang aming CEO and President sa Gawad Filipino at EuroTV Philippines para igawad po ang Most Outstanding Public Servant of the Year, Dr. Danilo B. Mangahas. Hello. Hello, yeah, sir. Oo, magandang gabi. At siyempre, welcome sa inyong programa nga. Congratulations, ha. Profiles ni Gawad Filipino. Exclusive. Ayan, nanonood ako sa third floor kanina, pinag-uusapan yes, pala ito. Pagkarapatan ng kabataan, alam mo yan, isa tayo sa mga nagsusulong ng advokasya para ipagtanggol natin yung mga kabataan. At ito palang inyong bisita, 2 decades na pala itong mga... Sabi nga ni Mungel kanina, kalahati ng buhay nito ay inalay sa paglilingkod bilang isang public service. Talaga ng mga nakaka-inspire bilang isang babae, bilang isang nanay, ang kanyang paliridad ay tulungan yung karapatan ng mga kabataan. At That's right. At dahil dyan, alam naman po natin, ang Gawad Filipino Award ay pumili ng mga natatanging Pilipina sa iba't ibang larangan sapagkat naniniwala ang Gawad Filipino Award na sa ilalim ng pandemya, magdadalawang taon na tayong lumalaban sa pandemya, ay pimili tayo ng mga frontliners, yung talagang hindi natakot na lumabas, hindi natakot maglingkod, hindi natakot para magbigay ng tulong sa mga nangangailangan ng tulong, which is kahit ito ay nakakatakot, very risky sapagkat hindi natin nakikita ang kalaban natin na COVID-19. At dahil dyan, hindi kami papayag na kilalanin ang pagkilala ng Dagawad Pilipinong Bayaning Pilipino is a category which is honor various individual who show courageous heroic deeds in terms of their advocacy to help our citizens during the COVID-19 outbreak in the country. Kinikilala ng Gawad Pilipino ang mga natanging Pilipina sa iba't ibang larangan. Ng ating pong Hero of the Year ay iginagawad po natin sa ating Outstanding Public Servant of the Year. Iginagawad ngayong October 28, 2021. Nilagdaan Danilo B. Mangahas, ang Chairman of the Gawad Pilipino Award, ang pagkilala ang ating pong bayani ngayong taon. Mary Mitch Cahayon Uy. Congratulations. Congratulations. Congresswoman Mitch Cahayon Uy. Okay. Your message, ma'am. Mamensahe mo po. Yes, ma'am. Kayo na po inaalay yung Hero of the Year na yan. Natutuwa po kasi akala ko talaga interview lang ito. Hindi, pero hindi ko alam na meron po palang ganitong award sa totoo lang. Anyways, thank you po. Thank you. At merong mga kagaya po ninyo na pumikilala. Nakaka-inspire kasi yung mga ganito. Kasi sa kabila ng mga paghihirap sa mga tinutulungan po natin, sa lahat ng mga ginagawa po nating mga activities, pag kami mga ganitong award-giving body, nakaka-inspire lalo. Parang lalo kang mamomotivate na tumulong, lumarga pa, 'di ba? Sumulong pa sa mga pagtulong pa sa ating mga lalo na po ako sa mga bata. So natutuwa po ako at nagpapasalamat po sa inyo at kumikilala rin po pala kayo. I mean, kumikilala po kayo sa
sa kahit nasa gitna ng pandemya. No? Well-deserved yes, award. Congratulations. Thank you po. Ito po kasi, lalo na po sa, sabi mo nga nag-YouTube na kasi ako, sa aking mga bashers, ayun, meron na rin. Kasi nga, di ba, pagka nasa politika ka, hindi lahat mapi-please mo, di ba, hindi lahat ay mabibigyan mo ng... Si Mark, tahimik lang, pero sumisigaw ang gawa para tayo'y guminhawa. Si Mark, masipag yan. Natatapos ang proyekto kahit naka-lockdown tayo. Kesa tumada, dinadaan sa gawa. Kesa pangako, tumutupad ng pangarap. Kesa mag-ingay, mapagkumbaba si Mark. Mark Villar po, salamat sa lahat ng nakasama kong nagtrabaho patungo sa magandang kinabukasan. Mark Villar, hindi masalita, sumisigaw ang gawa. Alright, nagbabalik ang programang The Profiles and siyempre kasama po rin natin si Chel Miranda at ang ating talaga naman si Arma. At siyempre ang ating pong Hero of the Year at talaga namang itong ating nabigyan ng pagkilala si Ma'am. Talaga, sabi nga namin kanina, naputol po tayo ang pagkilala ng Gawad Pilipino Award ay talagang ibinibigay ho namin, hindi ho nakukuha sa bigat at laki
ng aming binibigay na pagkilala. Yan po ay karagdagang obligasyon sa kanyang balikat para ipagpatuloy pa rin po yung mga mabubuti at magagandang gawa ng ating Gawal Pilipino Hero of the Year. Kaya congratulations sa iyo, ma'am. Congratulations. At nabanggit mo kanina, may mga basher siyang ano, no? Hayaan mo na, ma'am, sapagkat sa panahon ngayon, dalawang... Ano pinasalamatan dalawang... niyang basher? Oo, oh, oh, oh. Eh, the more the basher, the more the lover. Diba? Baka nasalamatan mo nga ulit, ma'am. Yes. Baka mo basher mo. Oo. Hindi, nagpapasalamat. Ialay mo na lang yan sa mga basher mo, ma'am. Go ahead po. Nagpapasalamat muna po ako sa inyo sa Gawad Pilipino Award kasi sa mga dito sa award-giving body na ito na kung saan you serve as inspiration to all your awardees. Kasi nga, especially sa akin, sabi ko nga kanina, hindi ko lang alam kung na-capture nila. Nagpapasalamat. I would like to dedicate and ialay to sa aking mga bashers. Yeah, mabuhay kayo. Nandahil sa inyo, ako ay nai-inspire pa na lalo tumulong kasi hindi lang pala kayo ang nakakapuna sa akin. May pumupuna rin naman pala na magandang award-giving body na nakaka-appreciate talaga ng ating mga ginagawa. So, thank you po sa inyo. Alam niyo, ma'am, ang Gawad Pilipino Award kasi alam po namin ang mga katulad po niyong lingkod bayan na talagang tumutulong sa sambayan ng Pilipino. Kayo po ay mga liwanag ng gasera, no? Sulu, no? Pagka hindi ho namin kayo tinapik at hindi ho namin kayo binigyan ng pagkakataon na makatanggap ng mga plaki na binabanggit nyo kanina, eh nauupos din po kayo. Kaya kailangan namin kayong tagdagan ng fluid para lalo po kayong magliwanag at marami pa kayong mga taong dapat matulungan at yung mga nakakabataan na napupunta sa kadiliman at makita po ang katulad po ninyo, ma'am. Congratulations po ulit, ma'am. Congratulations, ma'am. Sana'y maging inspirasyon talaga yan sa'yo, Congressman Mitch Cahayod. Uy. Dasal po namin ang matagumpay na pagbalik sa Kongreso. Yes, ma'am. Right. Okay? Yes. Tulungan natin sapagkat si ma'am naman ay ano. At dahil bahagi na ng Gawad Pilipino Hero of the Year si ma'am, aba, patututukan na natin sa Euro TV News yung mga niyang mabubuting ginagawa. Right. At the same time, yung mga niyang ginagawa, ipakita ho namin nilang sa Distrito 2, sa buong mundo na mayroong katulad po niya na talagang tumitindig at nagpapanday ng magandang pundasyon ng mga kabataang Pilipino, ma'am. I truly appreciate this award. So congratulations. Yes, once again, congratulations po ang ating outstanding public servant of the year ng Gawad Filipino, walang iba, Ma'am Mitch Cahayon. Uy, once again, congratulations, ma'am. And sana isulong mo pa lahat ng mga mabubuti mong programa at nakaka-proud bilang isang babae, bilang isang Pilipino. Nandyan ka para handang tumulong sa lahat ng mga nangangailangan. Thank you very much, Ma'am Mitch Cahayon. Uy, samahan niyo po kaming muli sa susunod na edisyon ng Profiles. Kilalanin po natin at bigyan ng mukha ang mga personalidad at individual na nagbibigay ng inspirasyon sa bawat Pilipino. Ako po si Arma Avendano Bacar. At once again, maraming salamat, Ma'am Mitch, at dalangin namin na sana makabalik ka na sa Kongreso. Ang tulad mo, ang kailangan ng sambayan ng Pilipino. Once again, ako po si Jel Miranda at sumasaludo po kami sa bawat individual na isinasapuso ang pagtulong sa kapwa. Ito po ang Profiles, the Gawad Filipino Exclusive.